Hello guys, kamusta kayo yung quarantine? Ayan. So, sana nabasa nyo yung topic na transfer para medyo mas madali maintindihan nyo itong slides natin. So, transfer, it is the safe movement of a person from one place to another place or location. So, kapag si patient nakahiga sa bed, okay, gusto natin ilipat sa wheelchair o sa chair. So, kailangan natin siyang i-transfer. Kung si patient ay nakasupinate, gusto natin siya i-side lie o i-prone, yan ay considered din as transfer. Pero before natin siya tina-transfer, especially kapag chair to, from bed to wheelchair, may mga activities tayo na ginagawa sa kanila. O kung gusto natin siya na ipaupo, ba, matagal na siya nakahiga at gusto natin siya ipaupo, hindi yan kaagad-agad na gagawin kasi mahihilo si patient. So, ito yung mga activities na kailangan gawin natin. Preparatory activities need for transfer. First, muscle strengthening. So, dito papasok yung mga equipment natin ng mga dumbbells, ankle weights, yan, para ma-strengthen natin yung kanyang muscles sa shoulders at saka sa legs nila. Next, joint and muscle flexibility. So, ito yung ating range of motion exercises. So, dito rin yung ating stretching. And then, endurance. Yan. So, sa endurance, pwede tayong gumamit ng ergo bike o stationary bike kapag si patient ay able na makatayo or makaupo. Okay, next. Yan, may mga equipment tayo needed in transfer. So, hindi basta-basta pinapaupo lang si patient. First, guarding belt or guard belt. So, ito medyo malapad yung belt niya. Meron din kasi medyo mas manipis. Or meron din ginagamit na parang tela lang siya pero mas makapal naman yung kanyang quality. Kapag wala talaga kayong makitang guarding belt or guard belt, pwede kayong gumamit ng bath towel. So itutupi nyo lang siya ng length twice bago nyo siya itatali sa likod ni patient. So bakit natin kailangan ito? Kasi once na ma-slide si patient or ma-out balance, hindi natin siya pwedeng hawakan sa damit. Kasi baka mapunit yung damit, mas mahulog si patient. So, mas safe kapag meron tayong belt sa patient para kapag ma-outbalance siya, pwede natin siyang hilain. Kapag si patient pa-fall forward, ang hila natin ay pa-backward. Okay? Yung kamay natin, isa sa balakang niya, ang isa na sa shoulder. So, kapag mag-move or mag-outbalance si patient forward, ang gagawin natin, hihilain natin yung shoulder niya palikod at itutulak yung balakang para magtayo ulit si patient. Kung si patient naman ay mag-fall backward, ang gagawin naman natin, ipupush natin yung kanyang shoulder at hihilain patient. Kung si patient naman ay mag-fall backward, ang gagawin naman natin, ipupush natin yung kanyang shoulder at hihilain backward yung kanyang balakang. Okay, next. Hydraulic lift. So, sa hydraulic lift, gumagamit tayo nito kapag yung patient natin masyado siyang malaki. Sa ibang mga facility, meron yan. Pero dito sa hospital, wala. So, mas madali natin i-transfer si patient at saka mas safe. Okay, next. Yan, trapeze. So, sa trapeze, nakatali yan sa orthopedic bed. So, orthopedic bed yan siya. Ito yung trapeze. Yan yung triangle. So, hahawak lang yan si patient para iangat yung kanyang katawan. Kung gusto niya umupo ng short sitting o gusto niya mag long sitting. Okay, next. Yan. Sliding board. So, kung nakakita na kayo nung parang labahan ng mga pantalon, yan, parang gano'n ang kanyang itsura. So, medyo mas matte ka pala yung quality ng board niya. So, si patient, kung makikita ninyo, yung dulo ng board nakapatong sa bed. Yung kabila naman nakapatong doon sa wheelchair. So, medyo malabo. Teka lang. Yan. So, medyo nakapatong siya. Or nakapatong siya. Kasi ang patient, mag-scoot lang siya ng foot niya from bed to wheelchair or wheelchair to bed.
Okay, next. Eto. All transfers start with bed mobility. So, dyan sa book ninyo, medyo mahaba ito. Ito lang yung kanyang nakasummarize na. So, dependent or assisted mobility activity and independent mobility. So, hindi siya gano'n makita, pero ito, nakalagay dito, dependent or assisted mobility activity, yan ay doon sa kabila, independent mobility activity. So, pag sinabi natin dependent, si patient wala siyang lakas. So, tayo, caregiver niya, tayo ang mag-transfer kay patient. Or, assisted mobility naman, kapag half na activity kaya niyang gawin, at yung half na activity, tayo ang gagawa. Sa independent mobility, tayo lang yung magbibigay ng cue kay patient. So, nandun pa rin yung caregiver, naka-assist lang sa kanya or naka-standby sa likod ni patient. Yan. So, ito yung mga movements natin. Side-to-side movement, upward movement, downward movement, side-lying position, to prone position, sitting position, to supine position. Yan. Meron din dito sa kabilang side, sa independent mobility. So, ito, i-demo na lang namin ni Ma'am ga ipa-perform. Okay, next. Levels of assistance in transfer. So, we have 3. Maximum assistance, moderate assistance, and minimum assistance. Maximum assistance, so kailangan natin ito ng mechanical lift. Meaning to say, for patients who can perform 25% or less of the activity. So, kung sa 100% ng activity, 25 lang yung kaya niyang ibigay doon sa activity o yung kanyang strength. So, kailangan natin mechanical lift, especially kapag si patient ay malaki. Maximum assistance ang kailangan natin doon. The next, moderate assistance. So, verbal cues with moderate physical assist. And for patients who can perform at least 50% of an activity. So, meaning to say, hati kayo, 50% sa'yo, 50% sa kanya. Okay, next. Minimum assistance. O, kailangan lang natin ng gait belt. Okay, for patients who can perform at least 75% of the activity, verbally and physically guiding the client. So, ito, nasa side lang tayo ni patient. Pwede natin siyang lagyan ng belt o pwede naman hindi. Kasi kaya naman niya 75% na activity. So, medyo malakas talaga ito si patient compared doon sa moderate. Yeah, types of transfer. Okay. Standing, sitting, and recumbent. So, dinivide siya sa tatlo. Under sa standing, we have dependent pivot, semi-independent, and independent pivot. So, dito sa standing, si patient, able mo siyang ipatayo bago mo siya i-transfer sa bed o kaya sa wheelchair. Kapag sa sitting naman, hindi mo siya pwedeng i-tayo o ipatayo. Hindi niya kakayanin. So, itatransfer mo lang siya na naka-sitting position. Okay, sa recumbent position naman o transfer, ito yung hindi mo siya pwedeng ipatayo, hindi mo rin siya pwedeng i-transfer na naka-sitting position. So, nakahiga lang si patient. Okay, standing. Sa standing, first we have dependent pivot. Semi-independent and independent. Sitting, dependent transfer, independent transfer, and dependent lift. Under ng dependent lift, may one person lift, two persons lift, and three persons lift. So, kailangan ng demo na lang dito namin ni Ma'am Cez. So, sana maintindihan natin kahit wala tayo sa actual. Okay? So, basa na lang. Okay, see you na lang sa RD natin. Thank you. Para mas maging comfortable siya, lagyan natin ang unan sa kanyang pillow. Ay, unan sa head. Nakulis niya. Sige.
ilalim na tugon. Yung kanyang arms na dito lang sa side. Kung si patient naka-side lie, so pwede na siyang lagyan ng pillow in between. May pillow dito sa in between ng kanyang legs. Dito sa back. Tsaka dito sa front. So, para mas maging safe si patient, yung railings itaas natin. Pag si patient naka-prone position or nakatapa, lagyan natin siya ng pillow dito sa front ng kanyang lower legs. Ayan. So, yung arms niya, naka-T position. So, yung head, pwede i-turn sa right, pwede i-turn sa left. Okay. So, kunyari si patient na transfer natin, independent, dependent, and semi-dependent. So, first, yung dependent. Si patient hindi niya kaya mag-move na siya lang. So, tayo mag-move kay patient. Okay, first, side-to-side movement. Hawakan natin si patient dito sa taas ng kanyang shoulder blades. Okay. So, yung isang kamay natin nandito sa in between ng kanyang upper back. Okay? So, magka-count tayo. One, pupunta ka sa akin, ha? Okay. One, two, three. So, na-move na natin yung upper part. Ito naman sa middle part. So, yung kamay natin nandito sa may lower back ni patient. Tsaka, nandito sa may baba ng buttocks ni patient. Okay, mag-count ulit tayo ng 3 papunta sa atin. Okay, 1, 2, 3. Okay. So, na-move na natin yung upper, middle, yung lower naman. Yes, may move muna. So, ang hawak natin, nasa likod ng kanyang knees at nandito sa ankle ni patient. Okay. So, yun yung side-to-side movement independent. So next, upward movement. So upward movement, si patient, naka-cross na rin yung kanyang arms. Bend your knees. So pwede rin siyang lagyan ng pillow sa ilalim ng tugon. So yung kanyang heels, nandito lang sa bed. Para pag tinaas natin siya, pwede siyang mag-push. I-push niya yung kanya sarili upward. So, ang hawak natin, nandito sa shoulder blades ni patient. Ito tayo. Okay. Or, pwede rin hawakan dito ba sa may buttock ni patient. Okay? So, nakayakap tayo. Tapos, tayo ng 3, 1, 2, 3, up. So next, downward movement. So same position, meron pa rin siyang pillow. Okay. Akit tayo sa bed ni patient. So ang hawak natin nandito sa balakang ni patient. Siya rito mo pa sa babaan. Baba tayo. Okay. Out of 3, 1, 2, 3. So, hihilain lang natin si patient downward. Okay. Next. Kung papanapay natin si patient, i-move na natin siya side to side. Yung katulad na ginawa natin kanina. Kunyari na-move ko na siya papunta dito. Papanapa ko siya papunta doon sa kapila. Kaya minove ko dito para meron siyang space. Kung papunta si patient doon sa kanyang left, yung kanyang legs i-cross natin towards doon kung saan siya mag-turn. Okay? Next.
itong arm niya, itong left niya, naka-taas. Okay, to prone position to ha. Then yung kanyang isang arm, pwedeng naka-cross dito sa kanyang chest. So kung i-turn natin si patient, hawak tayo sa hip ni patient at dito sa kanyang shoulder. Okay, 1, 2, 3. Pag nakadaba na si patient, pwede na natin ayusin yung kanyang arm. Naka T position. So, naka prone na si patient. So, paano kapag binalik natin siya from prone position to supine position? So, ang gagawin natin, itong arm niya, lagyan natin sa side. Itong leg, since punta siya doon sa kabilang side, naka-cross din yung kanyang leg, kung saan siya pa-turn. So, si arm, naka-straight, ang hawak natin dito pala sa kanyang pelvis at saka dito sa shoulder. Okay, count tayo ng 3, 1, 2, 3. So, from prone position to supine position. So, kung halimbawa si patient, hindi natin siya ipo-prone. Sa sideline natin siya. Ang difference lang ng kanyang kamay, halimbawa, turn siya dito sa left side. Since pag naka-prone ka, papaprone mo siya itataas. Pero kapag magsa-sideline, dito lang sa side lang niya. Okay? Naka-cross pa rin yung kanyang arm. Papunta siya dun sa left. So, naka-cross yung kanyang leg. Papunta dun sa left. Ang hawak ulit natin lang dito sa kanyang hip at saka sa kanyang shoulder. So, ito yung side lying position. Next, from supine position to sitting position. So, kung sa sitting position, mas maganda kung si patient na move natin dito sa may edge na bed para mas madali natin siya maibangon at maibaba yung kanyang legs. Naka-cross yung arms. Okay. Naka-cross yung legs. May dalawang klase pa paano ipabangon si patient. So, ito muna yung first. So, naka-cross yung kanyang arms, naka-cross yung kanyang legs. Support natin yung kanyang shoulders. Okay, babangon natin siya, tsaka yung neck, support din natin. Okay, 1, 2, 3. Okay. So, huwag natin ibitawan si patient. I-support nyo lang yung kanyang back. So, na-support din natin yung kanyang shoulder. Next naman, since naka-cross yung kanyang legs, dito sa ilalim ng kanyang knees. Okay? Count of 3, 1, 2, 3. Okay. So, bago natin siya, ibaba. Pero yung back ni patient, huwag natin bibitawan. Hanggang hindi naka-stable si patient. Okay. Next, kung naka-sitting position siya, naka-ganito, paano natin siya ibabalik? Same position. Cross ang legs. Hawak sa ilalim. So, naka-straight ulit yung legs ni patient. Hawak ulit. Hawak sa neck. Then, baba. Okay. Pwede natin naka sideline si patient. Sideline ka Cross. Bend it. So, pwede siya ganito position. So, paano yun? Okay.
Hawak ka sa shoulder ni patient, pero ito yung way, isang way ng pagbangon ni patient, pero dapat kaya niya i-push yung bell dito, sa side. Si patient kaya ng tumulong, i-push niya lang yung kanyang hand dito sa bed. So, ang hawak natin dito pala sa shoulder at saka dito sa lalim ng kanyang knees. Okay? Push mo lang dito. 1, 2, 3. Up. So, ayun siya. Sa types of transfers, meron tayong tatlo. First, yung standing, sitting, at saka recumbent. So, yung standing muna. Meaning to say, pag standing, si patient, kaya mong i-transfer na mag-stand siya bago natin i-transfer sa bed. So, kapag i-transfer natin si patient sa bed, yung kanyang mas malakas na side, yun yung nasa side ng bed. Ng kanyang head ng bed. So, si patient sa ganito position niya, ibig sabihin, nandito yung malakas na side na kanyang katawan. Kung dito naman yung malakas na side na katawan ni patient, itatransfer natin yung wheelchair. Okay. So, sa standing, meron tayong semi-independent pivot, independent, and dependent. Okay, next. Unahin natin yung dependent. So, pag sinabi ng dependent, wala siyang strength. Okay, tayo yung magpa-perform ng transfer ni patient from wheelchair to bed. Okay. At so, gagawin natin, naka-cross yung kanyang arms, kanyang chest. Okay, dapat meron tayong belt, guarding belt. So, kung towel lang meron tayo available, i-fold natin siya then twice. Okay, so, gagawin natin, tali natin sa balakang ni patient. So, dapat yung ating chair, nakalock. Okay, nakalock niya siya. Tapos, iangat natin yung footrest ng wheelchair. At yung paa ni patient, nakalapat ng maayos sa floor. Okay. Kapag si patient ay dependent transfer, yung paa natin nandito sa side ng paa ni patient. So, nasa gitna yung paa ng pasyente natin. Okay? So, si patient hindi niya kaya mag-transfer alone, ha? Dito tayo hahawak sa kanyang belt. Hindi natin siya pwede hawakan sa damit kasi baka mapunit, mahulog si patient at hindi safe. Sa knees ni patient sa side. Okay, naka-clip. So, naka-clip yung paa ni patient, naka-clip din yung tuhod ni patient. Okay? Count tayo ng 3. Habang nagka-count tayo ng 3, pinakuha natin yung momentum. Parang sinusukan natin yung bigat ni patient. Okay, 1, 2, 3 tayo. Pag tumayo si patient, para hindi mag-buckle yung kanyang knees, ipupush natin. So, from side to front. Okay, ulit. Nandito siya sa side. Okay, 1, 2, 3, up. So, dito yung push sa to the patient. So, nakatayo na si patient. Okay, iikot natin siya. Papunta dito sa bed. Pag humupo tayo, yung ating knees, ilalagay ulit natin dito sa side ng knees ni patient. Okay. Pabalik tayo. From bed to wheelchair. Okay. Naka-flat yung paa ni patient. Clip natin yung kanyang paa at saka tuhod. Okay. Momentum. 1, 2, 3.
3. Tayo. Okay, ikot. Okay. Pagkat ipaupo si patient, dapat yung edge ng chair, ma-feel niya doon sa back ng kanyang knees. Okay, 1, 2, 3. Okay. So, yun yung dependent pivot. Okay, next, semi-independent. So, semi-independent, yung isang leg lang niya yung ating isusupport. Ito lang. So, same. Naka-flat yung paa. Yung isang paa ni patient lang yung ating knee. So, dito sa side ni patient, yung ating knee, nandito naka-cross sa affected side. Okay? Naka-anterior yung posterior yung position ng ating caregiver. Hawak sa belt at sa shoulder. Okay. Pero before natin siya i-transfer, iskot muna natin yung wet ni patient. Move ka ng correct. Okay. Anterior posterior position. Okay, support yung tuhod ni patient. Okay. 1, 2, 3. So, naka-cross lang doon sa knee ni patient para hindi mag-back up. Naka-stand na si patient bago tayo mag-transfer. 1, 2, 3. Okay, next. Ilipat ulit natin siya from bed to wheelchair. Hawa. Okay, support ang knee. Okay, 1, 2, 3. Kung na-feel niya ni patient, yung edge ng kanyang chair bago siya upo. So, yun yung semi-independent pivot. Kapag dependent, sorry, independent, siya lang yung tatayo. So, mag-as-ano lang tayo. Mag-guide lang kay patient. Okay, patient, move mo na konti yung breath. Okay. Push ka sa armrest. Stand up. Okay, dahan-dahan ipad sa tabila, sa bed. Ito yung independent pivot. So, siya lang yung nag-move. So, first kanina, independent, semi-independent, at siya pa, independent. Yan. So, sa sitting transfer naman, si patient, hindi natin siya pwede itayo. Okay, so ita-transfer natin si patient from wheelchair to bed, pero naka-sitting position. So, kung makikita nyo sa slides, meron doong dependent transfer at saka semi-independent. Pero yung dalawang yung kailangan natin ng board. So, wala tayong board. Kaya, ang pa-perform muna natin is yung dependent lift. So, sa dependent lift, may one-person lift, two-person lift, at saka three-person lift. So, kapag one person lift under ng dependent lift, okay, naka-flat yung paa ni patient, i-click natin yung kanyang knees, naka-cross yung kanyang arms, at saka naka-bend forward. So, ginagawa lang natin ito kapag yung wheelchair, yung armrest niya, pwedeng tanggalin. Kasi isuswing natin si patient from wheelchair to bed. So, dapat walang harang. Yes, click muna na kami. Good job na naman. Naka-bend si patient. Hawak dito. Sa belt. Okay, momentum. 1, 2, 3. So, medyo mataas yung bend. So, sa one person lift, kasi sabi ko kanina, dapat wala siyang armrest para mas madali natin siya i-transfer. Okay, next, yung two-person lift. Sa two-person lift, kailangan medyo mas matangkad at saka medyo mas mababa. So, yung matangkad nandito sa likod, siya yung mag-lift nung pag-transfer. Siya yung mag-count. Okay? So, kamay ni patient naka-cross. Hawak ni ma'am
natin dito sa kanyang arms. Okay, ako hahawak niya sa ankle ni patient at saka dito sa back column. Dito, transfer natin si patient na naka-sitting position. Ready? 1, 2, 3. Kung ano yung gusto niyang gawin activity dito, nakasandal siya, pwede na natin siya bitawan. Ayun po. Ang two-person seat.